Today mga ka-tipsy, magluluto tayo ng crispy pork shoulder o yung balikat ng baboy, yung parte dito. At eto na nga yung pork shoulder natin. So, brinay na natin to overnight. Nilagyan natin yung mga pampalasa at aromatics dyan. Ayan, i-roll natin yung video kung paano natin ito ginawa. Nagpainit lang tayo ng tubig dito sa ating pot. Tapos nilagyan natin ang mga pampalasa, asin, tapos mga 2 kutsarang asukal, pamintang buo, 1 buong bawang, tapos luya, dahon ng laurel, tanglad or lemongrass, at itong dahon ng sibuyas. At syempre para may konting spice, red chili. Ayan, haluin lang natin yan mga katipsy, tapos papakuluan. At kapag kumulo na, papalamigin lang natin to bago natin ibuhos dun sa ating pork shoulder. At ito na nga pala yung pork shoulder natin. Malaki itong nabili natin. Ito yung magandang panlechon. Ilagay na natin yan dito sa malaking pot para masubmerge natin dun sa ating pang-brine. At dahil malamig na itong pang-brine natin, ibuhos natin yan dito sa pot kung nasaan itong ating pork shoulder. Inilagay lang natin to sa fridge ng overnight at kinabukasan nga, which is today, natin ito iluluto. At dahil lapit na ang Pasko, syempre medyo pang Christmas ang dish natin today. At syempre gagawin natin ang madalian niya pero nakatataan because cooking doesn't have to be hard, it's just have to be delicious. Let's go! At ayan nga mga katipsy, nababad na natin to sa brine ng overnight. Kung makikita nyo, nag-iba na yung kulay ng karne kasi sumiksik na yung mga pampalasa natin dun sa loob ng laman. Ahunin na natin to, tapos ipadry lang natin ng konti. Kasi papahira natin to ng pang binder para dumikit yung mga ilalagay nating seasoning. Kaya ipapadry natin both sides sa laman at lalong-lalo na itong sa balat. Dapat dry to para madaling maging crispy. After natin mapadry yan, gagawa na tayo ng pang-rub. At simple mga ingredients lang ang ilalagay natin. Siyempre, nandyan yung salt, ground black pepper, onion powder at garlic powder, paprika, cayenne, chili powder, pampadagdag ng spice, at siyempre, a little bit of bumbumbum. Tapos, haluin lang natin mabuti mga katipsy para magsama-sama na yung mga seasoning natin dyan. Yung pang-rub mga katipsy, depende na sa inyo kung anong preferred nyo, no? At kung anong available dyan sa area nyo. Itong mga ginamit natin is simple lang naman, kahit naman siguro saan mabibili natin to, lalong-lalo na sa mga supermarket. Pero kung gusto nyo pang dagdagan nyo ng mga ibang seasoning, it's up to you na mga katipsy. At itong ang pork shoulder natin, lalagyan na natin to ng olive oil. Tapos, ipapahid lang natin mabuti. Dito lang sa laman, no? Huwag natin ipapahid dun sa balat. Yung balat, panatiliin natin dry para mabilis nga siya maging crispy later. Pag naikalat na natin yung oil at napahid na natin mabuti, pwede na natin ilagay itong ating pang-rub. Ikalat lang natin sa lahat ng parte ng laman at i-rub natin mabuti para dumikit talaga siya. Kahit damihan natin yan mga katipsy, okay lang yan kasi habang niluluto natin yan is mababawasan pa yung mga nilagay nating seasoning. At after natin ma-rub sa buong laman itong ating pork shoulder, na preheat ko na yung oven natin dito sa 350 degree Fahrenheit. At ito namang pan na gagamitin natin na pangsalo para sa mantika or any excess from the meat, binalutan ko lang ng foil para hindi siya mahirap linisin. Ilagay natin yung rack sa ibabaw tapos dito natin ipapatong itong meat. Tapos punasan pa natin mabuti yung sa balat na part para siguradong maalis yung mga dumikit na seasoning at siguradong dry siya. Since first time ko magluluto ng ganito kalaking pork shoulder mga katipsy, halos na sa 12 pounds to, kaya isiset lang muna natin for 3 hours at 350 Fahrenheit. Pero ang standard kasi na pagbe-bake ng pork is 30 minutes per pound. Syempre depende din yan kung gaano kalaki yung oven mo at kung gaano kalambot yung gusto mo. Simulan muna natin sa 3 hours. Tapos i-check na lang natin mamaya. And after 3 hours, ahunin natin to from the oven. Kung mapapansin nyo, golden brown na siya at mukhang crispy naman na yung balat. Ngayon, kailangan nating i-check is yung loob. Kasi masyado makapal yung laman, kailangan masigurado nating luto yung loob. At para masigurado natin yan, gagamit tayo ng meat thermometer. Itutusok natin to dun sa loob ng meat. Dapat ma-reach natin yung pinaka parang center point niya. Dapat ang temperature niyan is 165 to 170 degree Fahrenheit. At ayan nga, hindi siya umabot sa standard temperature. Luto na yung labas mga katipsy, malambot na rin siya, pero hindi pa luto yung loob kasi masyadong malaki itong pork shoulder natin. Kaya ibabalik natin sa oven for another 1 hour. After 1 hour, ayan, mas gumanda na yung kulay niya at mas bumango yung amoy mga katipsy. Napapansin ko na mas kumatas yung juice from inside the meat. Tara, i-check uli natin to para masiguradong luto na.
At ayun nga, umabot na siya ng 160 to 170. Ibig sabihin, luto na tong meat natin. Next step is syempre, papalutungin pa natin yung balat, kaya bibiglain pa natin yung temperature. Kaya iset natin yung oven sa 400 degree Fahrenheit for 20 minutes. After 20 minutes, mga katips, is super crispy na itong ating pork shoulder. Amoy lechon na dito sa ating kusina, mga katips. Kung gusto nyo pang mas malambot yung kakalabasan ng meat, pwede nyo pang tagalan yung oras sa oven. Kasi usually, ang standard naman talaga ng pagbe-bake ng pork o sa pagluluto ng pork sa oven is at least 30 minutes per pound. Pero sa episode natin today is enough na yung almost 4 and a half hours. Para tamang-tama lang yung lambot, hindi naman siya yung parang nadudurog na talaga. Pero kung gagawa kayo ng pulled pork, siguro mga 6 to 8 hours ang pagro-roast nitong pork shoulder. Alamin na natin kung crispy to, kaya ASMR in 3, 2, 1. Hey mga tipsy, luto na tong lechon pork shoulder natin. Tara, kain tayo. Oh, naka-lipstick ka. Ayaw ko sa'yo, magli-lipstick ako kasi nag-blooming ka masag pink. Kasi magpipink na lang ako lagi. Pampino mo ang bagong sapatos, ha? Go! Kaya pala nag-puri na. Tara. Game na. Ah! Okay. Boom! Boom! Wow! Ayan, mga katipsi, luto na ang ating, tawagin na lang natin itong lechon pork shoulder. Pork shoulder, yeah. Laki. Alam mo yung pulled pork, ma? Ganito din yung ginagawa nila doon. Pero yung rin-roast nila. Ito naman in-oven natin. Oven roasted, ito yung ginagawa kasi nila yung... Ano ba tawag yung sa roast? Grill? Yun. Gusto ko ikaw yung unang kumanumay. Pamatay siya. Ma, ikaw yung unang kumuha kasi sobrang lambot niyan. Pakita mo sa kanila kung paano yung sobrang dali lang siyang mabasag. Medyo mainit yan. Ay, oh my gosh! Ayun, narinig nyo. Sabi niya, yun, oh my God! Ayun, ito na yung sa akin. Tignan mo mga tipsy ha kung gano'y yung kalambot. Oh. Madali na siyang... Ang ganda! Madali na siyang natatanggal. Ayokong kainin! Ayun mga tips siya. Mainit kasi kaya hindi ko makamay. Pamatay. Nusok-usok pa maso ito, laman. Tara! Nusok kain po. Tayo. Ang gandang tunog! Sobrang lambot. Marutong siya. Dali lang mapunit ito mga tips siya. Parang pa. Wala tayong ginamang sauce. Kasi kahit walang sauce to, masarap na mga tips eh. Isa sa masarap na part kasi ng baboy yung shoulder. Yung mga rub na ginawa natin mga tips eh, simpleng-simple lang. Simple lang. Paminta, asin, garlic powder, onion powder, mga ganun. Pero ang nagpasarap kasi dito, brinahin natin overnight. Malutong siya. Kung alam, parang unahin ko eh. Sobrang lambot mga tips eh. Mainit pa siya. Para naging ano siya, jelly-like. Mm-hmm. Mm, 4 hours na mga katipsi. 350 degree Fahrenheit. Mm-hmm. Tapos 20 minutes na 400 degree Fahrenheit para maging crispy. Ganito yung kakalabasan. Champion! First time ko nagluto ng pork shoulder na ganito kalaki. Ang lalaki kasi dito. Ba't kalaman ba maliit? Hindi, sa Pinas kasi maliliit lang yun eh. Kasi yung baboy doon maliliit lang. Pinibenta na. Dito, tinan mo naman. No? Isang shoulder lang to. Nagkalaki-laki na. May ganito din naman sa Pilipinas na malalaki. Pero mas marami yung medyo yung katamtama lang. Ang masarap pa dito yung gawin, yung hihimayin mo. Parang gagawin mo mga pulled pork, tapos talagin mo sa sandwich. Nga, yun nga nakikita ko. Yun ang gagawin ko, babaong ko. Kasi mga ilang araw to. Ang laki eh. Ang lutang. Kahit walang sawsawang, nakuha natin yung... Kasi pag slow cook mo kasi niluluto yung baboy, kumakatas yung juice na mula sa ilalim. Unti-unti siyang lumalabas, hindi siya nabibigla. Kaya juicy siya, tapos malakang malasa. Kaya dapat tahan-dahan. Tapos slow cook ang ginawa mo yan, diba? Slow cook lang. Matagal lang siya, pero worth it. Tignan niyo naman yung resulta mga katipsi. Nakita niyo diba dun sa montage natin, pumapatak pa talaga yung juice niya sa loob. Wala tayong pinahid na kahit anong mantika dyan, kung isang mantika niya na lumabas. Mukha naman talaga. Tsaka ba't ka lang papayra?
Puro na hangga. Iba kasi pinapahiram pa yung balat para mas maging mabilis sila mapakrispy. Pero kahit di mo napahiram, tinan mo naman yung resulta. Mm-mm. Oh. Diba? Oh, etong dish natin mga katapos si bagay na bagay sa Christmas intro natin. Kasi pwede yung handa sa Pasko naman. Ay, oo. Oh. Ah. Mm-mm. Alam mo na? Oo, oh, may Christmas party pa naman kami sa akin, sir. Oo? Oh? Mm, oo. Galing magdala nito. Sumulot ang kita. Tagang halang. Pero kailangan maaga pa lang gawin na natin. Yeah? Oh, mga katapos si I suggest, pwede nyo naman kasing iluto ito diretso, rub na lang, tas diretso na. Mm. Mas masarap kapag brinayin nyo. Brine nyo overnight. Yung ginawa ko. Ibagyan ko ng mga aromatic sa pagkakataon. At saka ano siya na, moist. Yeah. Which is masarap. Yung kasi ang purpose, yung kasi ang purpose ng brining, bukod sa napapa-enhance niya yung lasa, mm-hmm, is hindi siya magde-dry. Namimaintain niya yung moisture. Namimaintain. Pag-abisaya ko ba? Namimaintain niya yung moist, juiciness. Yeah. Yung moist. Kaya tignan nyo naman yung resort mga tips yun. Oo, mainit lang. Hindi ko mahawakan masyado. Nga, init eh. Bagong na. Ibabaka mo lang ilang araw. Naba mo. Pero na kayong pwedeng idagdag sa listahan para pang Christmas? Maganda to. Dito kasi mura lang to. Tsaka ano lang habang nagre-ready ka to work, at tsaka sa party, yeah, nilagay mo siya. Yeah. Dapat nagtanita lang na pag panghapon ka. Yeah. Buhay na naman ang hapon. Bago tayo magtuloy-tuloy, since nandito si Mama, may gusto akong itanong kay Mama. Uh-oh. Kasi may trending ngayon. Ano ang trending ngayon? Kay Annabel Rama, tsaka sa kanyang... Mm. Di ba ang tawag dun sa... Ano niya, yung... kasi Binan siya eh. Binan? So, sa ano niya yun? Sa daughter-in-law? Yun. Sa daughter-in-law niya. Anong masasabi mo? Most of it. Kita ko sa wall ko, siguro ikaw nanonood dun, kaya nasasuggest sa akin. Oh, yes. Ikaw ito. Gusto ko makikmarinig yung opinion mo bilang nanay. Anong masasabi mo dun sa issue nila ngayon ng kanyang daughter-in-law? Hindi dapat nakikialam si Annabel. Yung para sa'yo, hindi dapat siya nakikialam. Good or bad, hindi dapat nakikialam. Kasi may asawa na si Richard eh. Yeah, Richard, katulad ng pangalan mo. Mag-asawa na sila. Kung gumagastos man ng pera yung babae, I'm for sure with Richard's permission. Bagay, tama. Alam ni Richard. Kaya saka malaki na siya eh. Alam niya naman siguro yun, tama't mali. Kahit papano, may pangalan din naman yung Sarah Labate. Hindi naman basta-basta. Nung nag-uumpisa, sumisikat na siya. Inasawa siya. Kaya huminto sa career. At pinahinto niya. Ayaw niya pagtrabahuin. Inanakot pa nga niya dalawang beses eh, di ba? Para huwag magtrabaho. So mali si Annabel doon lang kaya alam siya? Very, very, very. Tapos sinisira niya pa yung pangalan, no? Hindi dapat. Kasi, paano yun? Isang araw magbati na yung mag-asawa. Kasi magbati talaga yun, mag-asawa yun eh. Then nagmukha siyang ano. Yeah, tsaka nanay yun ng mga apo mo eh. Dapat hindi mo yung sinisiraan, di ba? Kasi, ano sasabihin ng mga pag lumaki yun? Ano sasabihin ng mga kaibigan ng apo? Ay, ganun pala yung mama mo. Nabasa ko sa internet na panood ko. Masama pala ugali. Di ba? Tapos sasabihin mo, mahal ko yung apo ko. Mahal mo yung apo mo, sinisiraan mo yung nanay nila. Kahit sabihin nating totoo yung sinasabi mo, dapat di mo yung sinasabi. Hindi lang kasi ganun. Kasi napapanood ng mga, kasi, mga ibang tao. Ano naman sa kanya kung gumastos yung ano, yung high maintenance nung dabate. Yung kailangan niya ng... Nakalala mo yun, high maintenance naman talaga. Oo. Diba? Kasi ano na yun. Tsaka, sumisikat yun ha, that time na kinuha mo. Oo, kalala dati. Maraming nawalang pera yun dahil sa iyo. Dahil dapat lang na ibalik mo. Kaya nga. Tapos pinangakuan mo sa kanya ang langit eh. At saka mga bituin. Tapos eh. When it regards to budgeting kasi, or sa pag-asos ngayon, ng pera. Ngayon, susumbat mo. Sa pag-asos ng pera. Yung kasing lalaki ka. When it regards kasi nga dun sa pag, budgeting at pag-asos ng pera, kayong mag-asawa na nakakaintindihan nun, diba? Dapat din na nakikialam yung binan mo. Kasi hindi naman siya yung bibigay sa pera na yun. Yeah. Hindi kasi kung siya, yung relasyon nga niya eh. Yung asawa, hindi nga siya pinakikialaman yung pagsasama nila ni Gutierrez eh, diba? Sila pa rin ba nun? Oo, hanggang ngayon. Dahil once upon a time, ano lang siya din, diba? Kailan lang din sila nagpakasal eh. So ang advice mo sa mga binan, dapat din nakikialam sa usapang pamilya. Correct. May at saka let go. Let him go na. May asawa't anak na siya. Bagay, tama. Kung humingi man ng opinion or ng advice siguro to Richard sa kanya, hanggang doon lang. Kaya parang mag-advise ka bilang nanay. Siyempre. Yeah? Pero huwag ka makikialam. Ayun lang din. Naiintindihan ko yung siyempre anak mo yan. No matter what. Doon ka. Right. Ang loyalty mo doon siyempre. Right. Pero hindi naman niya nakitaan ng lalaki yung babae. Magastos daw. Ang mga gamit. Well, yun yung sabi niya, hindi naman natin ang totoo. At paano ngayon kung naging low siyang ang tsura nitong ano, sasabihin, hindi ka nababagay ka Richard, kasi ano ka, eh gwapo nga naman ng Richard eh. Siyempre, Richard, basta Richard, matik yan, gwapo yan.
Hindi na wala ko back. So, kaya yung mga binan dyan, ha? Huwag kayong mga pakialam. Talaga. Uy, marami na sisirang relasyon mo dahil dyan. Binan. Binan ng ka... Both sides naman yan. Both sides. Either sa babae o sa lalaki. Hindi dapat. May mga balat. Hindi talaga. Hindi ako po yun. Nung nagsalita siya ng ayaw daw niya magsalita, pero tuloy-tuloy ang libon niya. Hindi mapigilan, yun. Parang nakakatakot siya mag-imbinan. Tsaka para sa akin kasi din, pag kinasal na kayo, pamilya na kayo, di ba? Pamilya na kayo, I mean, yung side ni Richard, tsaka yung side ng babae, yung pamilya isa niya, na. Isa na. So, kung sisirahin mo yung pangalan ng daughter-in-law mo, I think dahil sa pera rin yan. Yeah. Kasi diba? Parang, dahil siyempre na naging mag-asawa na sila. Kung sisirahin mo yung pangalan niya, masisira din yung pangalan mo, kasi pamilya na kayo eh, di ba? Nagkinasal na sila eh. So, kasi alam mo na ako rin, magtatanungin ko rin. Kung ako naman kalabate rin, di ba? Ngayon, kung asawa siya, kung nagastos niya yung pera nung ni Richard, dahil nagtatrabaho sa Richard, siya nga, si Annabelle nga, walang trabaho silang mag-asawa dahil matanda na sila. Ang dami niya, masyado nga siyang ma-maintenance eh. High maintenance din. Di ba? High maintenance din siya. Saan niya kinukuha yung pambayad nun? Wala ang trabaho yung asawa niya. Huwag niyang pakialaman kung saan ni Richard. Pakialaman nila ba yun? Tawag nun nung nagsalita siya, sabi ko, nung in-interview si Labate, tinanong siya kung ano sa palagay niya yung sinabi ng Benan. Pero maganda yun ha, maganda pagkakasabi niya. That's too personal. Hindi niya yung sasagutin. Okay. Yung nanay ni Labate? Si Labate mismo. Okay. Magsabi ko, ano rin masasabi sa Benan niya na nanay ni Richard niya, si Annabelle. Okay, okay. Tungkol dun sa mga sinabi nga, no, that's too personal daw, hindi niya inanin kasi kanila na lang daw yun. Tama yun! Diba? Ay, wala siyang siniraan. Dahil sabi pa nga niya, Gutierrez pa rin po ako. Dahil pinakasalan siya eh, diba? Kaya sinasabi ko eh, pamilya na kasi kayo. Nagsama na yung, yun nga yung purpose ng kasal eh, diba? Dahil sa mga kings and queens noon, diba? Yun ang purpose nun, para mapagsama yung pamilya. Para magkaroon kayo ng isang power. Diba? Ng isang authority. So ganun din sa ngayon yun. Yun talaga yung purpose ng kasal. Yung maging isa kayo, parang yung pangalan ng pamilya niya magsama. Gano'n. Yung kasiraan mo at kasiraan nila, parang siraan kayo, parehas yung kasiraan. Kung meron kayong problema... At saka may mga bata. Yeah, kung meron kayong problema, make it private. Naman, no? Private lang, wag nyo ilalabas. Kasi personal na yan. Pagpepestahan kayo ng mga tao, tulad nila mo kami, pinagpepestahan namin ngayon. Anyway! Mababa nito si natin. Hindi talaga ako nag-aano. Si Mama hindi na nakikialam. Hindi, ayoko talaga. Pero ano, nakikimarites din ako. Nakikialam lang yan. Nakikismis lang yan. Pero... Ewan natin sa ganito naman yung video natin. Sana nagustuhan nyo yung putahe natin today. Ayan, super crispy, tender, juicy. Masarap mga gusto mo. Pwedeng-pwede nyo gayahin. Pwedeng-pwede sa Pasko ito mga ka-50. Advance Merry Christmas sa inyo lahat. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, i-click nyo na po yung subscribe button. Tapos i-ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa food and good vibes. Well, always remember, stay tipsy lang. Salud! Babalik tayo kay Katnil. Ano yun? Ito kasi sa lalaki. Parang yung kapitbahay din yun nung ano eh. Parang ganun din yun. Chismosong dating. Chismosong. Tsaka alam mo pa ba? Ganun yung mga chismosong, di ba? Ay, alam mo ba? Oo, yan na. Kailangan para kang bakla. Ganun yung ba? Ay, naku, mare, alam mo ba? Sita bala ko ba? Hi mga ka-tipsy, para sa ating bonus clip today, samahan nyo ako pumasok sa trabaho dahil magko-commute tayo ngayon, gagamit tayo ng mass transportation. Kasi parehas may pasok yung parents ko, so hindi ko mahiram yung mga sasakyan nila. Yan, kapag nataon na pareho silang may pasok sa office, nagbabas ako. Pero minsan lang naman yun, sometimes once a week. Siyempre wala pa tayong sasakyan, hopefully next year sana. Makabili tayo kahit yung second hand lang, di ba? Basta makarating tayo sa point A to point B. Yun na naman yung importante. Pero today, tara, samahan nyo ako. Magbabas tayo. Dahil bago pa ako dito mga ka-tips, syempre hindi pa naman sa ulo lahat. Kaya minamaximize natin yung paggamit ng Google Maps. So ganito yung ginagawa ko. Kasi dito may schedule ng bus. So ayan, sinet ko na yung time kung anong oras ako aalis. May oras na yan at saka kung anong number ng station ng bus. Ayan, tapos may map na rin dyan. Ayan, para makikita mo kung saan ka bababa. Ayan, kung makikita nyo yung mga number na yan, may nakalagay na 704, 712. Yan yung bus station na sasakyan natin. So punta tayo dun sa bus station na 704. Aalis daw yan ng 12:48. So ang time ngayon is 12:42. Syempre dapat maaga tayo para tayo maiwan. Ayan, nandun yung bus station. Dalawa kasi yan mga katips. Meron dito sa kaliwa, meron dun sa kanan. So titignan mo rin yan sa map. Kasi pag dito ka sumakay sa kaliwa, pabalik yan, baka maligaw ka. So dun tayo sa kabila. Ayan mga ka-tipsy, yung sinasabi kong number,
nakalagay 704. Ayan, yun nandito sa map natin. Ayan, nakalagay. Oh. 704. Tapos, ang pangalan is, sasakyan daw natin is Transit Center. Nakalagay dun sa taas ng bus yung pangalan o yung route ng sasakyan mo. So, yun yung titignan mo kasi iba-iba yun eh. Kasi pag sumakay tayo dun sa... ibang pangalan na route, sa iba tayo dadalhin, no? Maliligaw tayo or mapapalayo tayo. So, bali magta-transfer tayo based dito sa map natin. Kaya yung blue lines na yan, yan yung una. Then yung pangalawa, tapos ayan yung white dots, yan yung bababa ka. Then ta-transfer ka ulit sa another bus. Hanggang sa makarating na tayo dun sa work natin. Hindi naman mahirap gumamit ng mass transportation dito sa San Diego, mga ka-tipsy. Hindi ko lang alam sa ibang state ha. Dito kasi sa San Diego, para sa akin, disiplinado. At saka organized yung mass transportation nila. Hindi siksikan, walang nagtutulakan. Minsan may delay lang ng konti yung bus. Minsan like 5 minutes, ganyan, 7 minutes. Kaya dapat maaga ka talaga darating para hindi ka mali. Yan, dito sa app, mga tips, makikita natin umaandar na yung bus. Yung maliliit na dots, yan yung mga bus stations or bus stop sa ka pwedeng huminto. Yung malalaking dots naman, ibig sabihin, yan yung kung saan ka bababa. Mag-a-alert din yung app kung malapit ka ng bababa. Sasabihin niya, like, yung nakikita niyo sa screen, 2 stations na lang. So, dapat, ready ka na. Ayan, malapit na tayo dun sa malaking white dot, kaya bababa na tayo. Hihilahin lang natin tong string, mga ka-tips, yan yung parang sasabihin natin, para! Ayan. Kung makikita niyo dun sa may taas, malapit sa driver, may nakalagay na stop requested. Kapag hindi mo hinila yan, dire-diretso lang yung bus kasi hindi naman nila alam kung may bababa o wala. Kaya dapat alert ka at saka titingnan mo talaga dun sa app kung saan ka bababa. Kasi kapag lumagpas ka, pwede ka naman bumaba dun sa next stop. E kung yung next stop malayo, alay din nilalakarin mo or maghihintay ka na naman ng another bus. Kaya pwede ka nang malate dun kasi baka iba na yung oras. Ayan mga ka-tipsy, oh, from 7:04 sa 7:12 naman tayo sasakay. So nag-transfer tayo sa second bus tayo. Sabi dito sa app, yung sasakyan naman natin na susunod is yung may nakalagay na Southwestern College sa taas. Tapos doon na tayo bababa sa mismong kanto kung saan tayo nagtatrabaho. Sabi dito sa map, mga ka-tipsy, darating daw yung bus ng 1:15 PM. So maghihintay lang tayo ng mga 10 minutes to 12 minutes. Hindi naman masyadong malayo sa bahay yung pinapasukan ko ngayon, mga ka-tipsy. Kapag naka-kotse, 12 minutes, nasa work ka na. Pero pag magbabas ka, mga isang oras kasi may schedule yung bus. Ang bayad sa bus, mga ka-tipsy, is $2.50 buong maghapon na yun. Diba, papasok ka ng umaga, diba, tapos babalik ka ng hapon or meron kang ibang lakad the whole day, yun na yun. Pag nag-transfer ka ng bus, mare-register na yun dun sa account mo na nagta-transfer ka lang. Yung $2.50 buong araw mo ng pamasahe yun sa bus dito sa San Diego. Ito na yata yung bus natin. Hindi ko sure. Ay, hindi. Nasa kabila yan. So, hindi yan. Okay. Ayan, oh. Iba yung nakasulat dun sa taas. Nakalagay, Otay Mesa PC. Ayan. Doon sa kabila. Ayan. So, hintayin lang natin yung bus natin, mga ka-tipsy. Yung lakas ng hangin. Labig. Ayan, makikita nyo, mga ka-tipsy, may araw, di ba? Pero napakalamig ng hangin. Kaya kailangan talaga dito naka-jacket ka. Eh, syempre tayo, laking Pinas tayo. Hindi naman tayo sanay sa lamig. Buti hindi pa tayo nilarayuma. Tignan natin yung weather. Ano sabi niya? 69 degree Fahrenheit yan. Check natin sa Celsius yan. It's... yan, 21 degree Celsius yung lamig niya. Kapag ganyan yung weather, nilalamig na ako dyan. Pero yung mga local dito, syempre wala lang sa kanila. Ayan na yung bus natin, mga ka-tipsy. Delay ng another 5 minutes. So, bali naghintay tayo dito, siguro mga 15 minutes. Yan. Kaya importante talaga na kapag magkukommute ka, alis ka ng mas maaga. Para sigurado, hindi ka malit sa work. Ngayon nakalagay sa taas, mga ka-tipsy. Oh. Southwestern College. Yan tayo sasakay. Ayan, nakababa na tayo, mga ka-tipsy. Nandito na tayo sa work. So, dito ako nag-work. Ayan. Dito ako nag-work, mga ka-tipsy. Pwede na tayo pumasok dito sa main entrance, pero doon ako papasok sa employee lounge sa likod. Itong San Diego kasi, mga ka-tipsy, halos boundary lang ito ng Mexico. Kaya kapag tumingin ka doon, dito sa may parking lot, yung kabila na yun, yun, yung mga, basta may mga, hindi nyo lang siguro masyado nakikita, pero may mga buildings din sa kabila. Tijuana, Mexico yata yan. Ay mga ka-tipsy, sana nagustuhan nyo yung putahin natin today. At maraming salamat sa mga umabot dito sa dulo, sa mga sumama sa akin sa pagpasok sa trabaho. thank you so much. Hanggang sa muli, mga ka-tipsy. Stay tipsy lang uli. Salud!